Kumusta mga sir, and welcome back to our channel. Just to inform you guys that this video is now supported by closed caption or subtitle translated in English and will be supporting my future videos as well. It will show within 2 days upon uploading this video. Unang-una, Happy New Year sa lahat! Though medyo masalimuot ang 2020 natin, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil sa year na yon ay naisipan kong magbuo ng channel. At masasabi kong talagang nag-e-enjoy ako sa comments, suggestions, tips, at feedbacks na binibigay nyo sa channel natin. Sana po ay magtuloy-tuloy. Magaling! At medyo pasensya na rin at medyo late na nakapag-upload dahil naging busy nitong nagdaang holidays. So ngayon, we will cover naman ang one of the best all-around defender ng laro at this time. Si Ryojin Ikigami ng Team Ryonan. Paalala lang mga sir, hindi po ako eksperto sa mismong paggamit ng kada characters. Masasabi ko lang na medyo okay ako pagdating sa research. At sa tulong ng mga ekspertong totoo dito sa server natin, and a couple of top-ranking friends from Taiwan server, maaari kong i-share sa inyo ang kanilang tips sa paggamit kay Ikigami. Tama ka! Umpisa na natin! So, ano pang hinihintay natin? Let's jump in and get started! So, mabibili natin si Ikigami sa profile shop. Sa halagang 14,888 Bcoins or 488 vouchers. So, medyo sakto lang ang presyo at kaya namang abutin kung free-to-play player ka. Hoy, narinig mo ba yun? Reason why worth siya kunin is 1. Nahihirapan kang bantayan ng mga shooter. 2. Naglipa na ang mga Mitsui user. At 3. Kasi kalalabas lang ng lintek na shooting guard na si Jin ng Kainan team. Tama ka! Feeling step carry. Kaya maganda, prepared tayo sa kanila. So, i-check natin ang base stats or attributes ni Ikigami. Outstanding ang jump and steal sa defense attribute list. And paliwanag ko lang din kung ano yung jump attribute. Ito yung pag tumira ang kalaban at sumabay ka kahit hindi mo na block, malaki ang chance na sumablay. Mapapansin yung gumagana ito pag lumalabas to sa ulo ng mga shooters. Ito ang number one kalaban ng mga shooter, ang jam. Downside lang, medyo below average lang siya sa middle. So, maganda kung malagyan to ng middle sa abilities. Since defensive character si Ikigami, dito tayo mag-focus ng build sa nabubuuhin. Mag-include din tayo ng konting middle para may threat pa rin siya kahit papano sa opensa. Oo nga pala, siya ang may pinakamataas na jump attribute sa lahat ng mga characters at this time na may base attribute na 101 points sa jump. Ang sumunod ay si Jun Uzumi na may 100 points. Pero syempre, hindi naman madalas na nakapagbantay ng shooter si Uzumi dahil nga center siya. Kaya fit na fit si Ikigami sa pagbabantay sa mga to. Para sa mga nagsisimula, ang mga recommended abilities ko para sa blue ay steady mid na may additional stat na control na nakakaapekto sa ankle breaking rate at steal rate na para sa depensa at opensa. Additional middle stat din para pwede ka mag-take ng jumpers kung libre.
Sa yellow ay ang paint interference na may additional stat na middle at steel. At kung ma-upgrade nyo to hanggang level 5, may makukuha kayong additional bonus stat na open mid shot. Higher chance na pumasok ang jumpers kapag open ka. Sa green ay ang strong jump na may additional stat na jump na nakaka-apekto sa blocking and rebounding rate. At additional jump stat para mas lalong effective ang depensa laban sa mga shooters. At kung ma-upgrade mo rin to hanggang level 5 max, may makakuha kayong additional bonus stat na dash rate. Pero sa green, pwede nyo rin gamitin ang intercept. Depende kung gusto nyong mas mabilis na makaipon ng pang-ultimate skill dahil sa gather power attributes nito. Sa mga nagtatanong, ang gather power ay ang mabilis na pagdagdag ng energy sa ultimate skill gauge. At ang initial energy ay ang mataas na amount ng energy sa ultimate gauge sa simula pa lang ng laro. Ayan ang kaiba nila. Sa traits, depende sa playstyle nyo kung ano ang maganda kunin. Kung medyo gusto nyo na makapag-contribute sa scoring, recommended ko ang open shooter. Teammates trust. At unshakable. Para mababa ang chance na ma-ankle break ka kapag, para tuloy-tuloy ang solid na pagdepensa mo. Pero para sa akin, mas preferred ko na more on defensive traits ang gamitin. So ang recommended traits ko ay unshakable, close defense, para pag nasa loob ka ng defensive zone ng bantay mo, bumabagal ang movement niya or galaw niya. Mas madali ka makakadepensa. At open shooter. Para meron ka pa rin opensa sa middle. Siyempre, pwedeng-pwede mo pa rin sundin ang recommended abilities kung sa tingin nyo na okay naman siya sa inyong playstyle. So, ipapakita niya ang build ng mga kasalukuyang top of the server player sa recommended page. And pwede siyang magbago from time to time, depende kung sino ang top player sa time na yon. So, okay na tayo sa abilities. Check naman natin kung anong talents ang priority natin muna na i-unlock. We can't lose. Pero syempre, kailangan muna natin i-level up siya hanggang class S para ma-open ang buong talent page niya. First priority talent natin to open ay ang perfect defense. Then, unlock natin ang advanced and retreat active talent. Mas mabuti kung i-focus din muna i-unlock ang mga supporting talents sa page na to para mas lalong maging effective ang advanced and retreat talent bago lumipat ng ibang talent page. So, bale, ang malaking bilog ay ang active or passive talents at ang iba ay ang supporting talents o skills. Next is box out and unlock bone attachment active talent. Ito ang magsisilbing dash o sprint ni Ikigami while on defensive position. Then, isunod ang driving blink talent. So, ang epekto nito ay mas mahaba o malayo ang distance ng bone attachment talent para mapahinto ang bantay during a drive.
Again, mabuti kong focus lang din muna i-unlock ang mga supporting talents para mas lalong maging effective ang bone attachment talent. After that, let's unlock talents in Speedy Steel page. At i-unlock ang teleport talent. So, passive talent siya na automatic mag-activate kapag nag-fake or nasa act of shooting ang bantay mo. Ito ang bangungot ng mga shooters dahil mag-aalangan na sila kung mag-fake o titira sa harapan mo. Oh no! Then, kumpletuhin din i-unlock ang mga supporting talents niya. So, bali ito ang magiging core talents ni Ikigami para sa mga nagsisimula. At pwede nyo na siya subukan sa mga normal matches kahit yan pa lang ang mga nabuo sa talents niya. And then kung may sapat na kayong skill training cards or character training cards, isunod nyo i-unlock ng kompleto ang blind block page. Including ang eye cloth, talent at supporting talents or skills niya. Then ang shoot fake page. At i-unlock ang running shot talent or skill. At ang deceptive U-turn talent or skill. Para may dagdag kang offensive move kung gusto mong makapag-contribute sa scoring. At kompletuhin mo na rin ang mga supporting skills or talent. Last, ang clutch steal o ultimate page. Bakit sa huli ko siya ba nilagay para ma-unlock? Kasi available na rin naman siyang magamit kahit hindi pa unlock ang buong page. Medyo tricky lang gamitin kung hindi pa unlock ang supporting skills or talent kasi medyo maliit ang range para makasteal sa ulti niya. So it takes practice and experience para magamay ito. At ito ang mga materials na kailangan para ma-max out at ma-level ang mga talents ni Ikigami. Para sa affinity ni Ikigami, mas okay talaga kung uunahin muna bilhin si Jun Uzumi. Ang problema, medyo malaking bitcoins ang kailangan para mabili siya. So, kailangan mo ng 29,888 bitcoins. Oh no! Para makuha siya. Medyo mahaba-habang grind, especially for free-to-play players. Pero sulit naman once na ma-obtain. Dahil ang Class S na Uzumi ay magbibigay ng plus 3 middle at plus 3 na jam. Swak na swak sa build natin. Pero kung hindi naman, pwede naman nating unahin bilhin ang point guard at shooting guard ng Ryonan na si Tomoyuki Uekusa at Hiroaki Koshino. Magbibigay sila ng plus 3 control at plus 3 steal sa Class S. Then next natin si Mitsui na magbibigay ng plus 3 middle at plus 3 resistance sa Class S. At last, sila Hanagata, Fujima, and Sendo na magbibigay ng plus 5 run attributes kung lahat ay nasa Class S. Medyo may kamahalan lang ang affinity nila pero effective pa rin naman si Ikigami kahit na hindi makompleto to. Isipin mo, besides sa event ngayon, makukuha mo si Fujima at Sendo sa lucky slot o spin at Hanagata for 54,988 bitcoins. So, grabehang grinding talaga ito. Oh no! So, ang mabibigay kong tip for playing Ikigami's defense, huwag mo lang iiwan ang bantay mong shooter using advance and retreat skill. So, parang lateral niya. Kung maiwan ka, just use box out para makahabol.
Ang maganda kasi kay Ikigami, kahit nakatalikod, may epekto ang gem attributes niya. So, pwede kang tumulong sa depensa ng kakampi mo. Just make sure na nasa tamang distance ka para makabalik sa bantay mo. Para sa ulti, need mo ng timing na hindi papasa o mag-drive ang kalaban para ma-execute ng mabuti. Practice and experience para magamay ito. Sa offense, lagi mag-offer ng screen sa scorer nyo para mas madali makakuha ng open shots. Tandaan na hindi masyado mataas ang middle attributes niya. Tumira lang kung open o libre. Huwag na nating pangaraping maging scorer si Ikigami dahil focused ang karakter niya sa depensa. Hayaan na natin ang mga tunay na scorer ang mag-handle nito. Tama ka! At sa team composition, I recommend isang center or power forward built for rebound and then isang scorer. Much better kung shooter para mas madali makahanap ng open shots kaysa inside scorers na dahil sa matataas na ranks, medyo magagaling na sa timing at matataas na ang ability ng mga blockers. So, kaya nilang isara ang ring sa mga inside scorers. And last tip, huwag manisi o magsisihan kung may magkamali, di ba? Merong magkakamali at magkakamali dyan na isa sa inyo during the game. Kung pumalpak one time, bawi sa next play. Hindi yung open mic, then sisihin mo lahat ng kakampi mo. Sabay pag ikaw nagkamali, okay lang. Pumatas lang tayo, walang sisihan. So, overall, kung i-rate ko si Ikigami in terms of defense, siguro pang top 2 siya pagdating sa mga characters na available ngayon. Ako kasi yung top 1. De, joke lang. Banu din ako. Pero kidding aside, number 1 siya sa akin. Sa taas ng jam rate niya, parang lalabas, chamba na lang kung makashoot ang mga shooters. Lalo na sa mga experienced and top Ikigami users. Oh! Anong champa? Mga ungas! Walang salitang champa sa vocabulary ng henyo! Kaya sa tournament ng ibang servers, lagi siyang ban sa picking dahil hard counter siya ni Maki, ang captain ng kainan team na madalas gamitin. Siya ang number 1 sa distrito ng Kanagawa. Si Lolo talaga. And just let me know sa comment section below kung may mga nakaligtaan ba akong i-cover o pag-usapan tungkol kay Ryoji Ikigami or any suggestions, tips or feedbacks para naman may ma-share natin sa ibang mga Slam Dunk mobile game fans. For Pinoy players, inform ko lang rin kayo na ongoing na ang registration for 3v3 tournament ng moderators and admins ng Slam Dunk Mobile PH Philippines. At mag-start sila on Saturday, January 9, 2021. You may check out the full details on their Facebook group and I will include the link in the description below. Kung gusto nyong manood ng highlights or gameplay na galing sa record mismo ni Slam Dunk Mobile na may Ikigami na gameplay, tapusin nyo lang ang video hanggang sa huli. At kung nakatulong man ang guide ko sa inyo, remember to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas kong new contents. So hanggang dito na lang muna mga sir. Happy New Year ulit at see you next time.
good.